Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang tsunami ay dumarating ng hindi natin inaasahan at tumalaki ito ng hindi rin natin namamalayan. May kakayahan ang tsunami gumunaw ng mga bagay na madaraanan niya at meron din itong ability na bumawi ng napakaraming buhay. Oo, hingit sa iyong kaalaman, ang tsunami ay napakadelikado. Pero paano mo malalaman na tsunami na pala ang paparating? At paano kaya nabubuo ang tsunami? At yan ang ating aalamin. Nagiging mas delikado ang tsunami dahil nangyayari ito ng biglaan. Sa katunayan, sa mga open ocean ng tsunami ay wala pang isang metro ang taas. Pero kapag haba ang pag-uusapan ay ito'y kakaiba. Ang haba nito sa pagitan ng bawat alon ay umaabot ng 100 to 200 kilometer. Sa makatuwid, ito'y times 1,000 na mas malaki kumpara sa mga ordinaryong mga alon. At ang bilis nito ay pwedeng ihaling tulad sa bilis ng isang jet. Pero ang tanong, bakit pag nasa baybayin na ito ay lumalaki na ito ng sobrang laki? Katunayan, wala ditong kinalaman ng hangin. Ang mas ng tubig ay literal na tinutulak ng pwersang nagmumula sa ilalim ng tubig. Dahil dito, nagbabago na ang templa ng karagatan. At malamang sa malamang, dahil ito sa lindol, pagsabog ng vulkan, landslide, glaciers, o di naman kaya asteroids na bumagsak sa dagat. Pero ayon sa mga nalumhasa, 88% ang tsunami na gaganap ay nagmumula talaga sa seismic. Ang pwersang bitbit ng tsunami ay nabubuo sa ilalim pa lamang ng tubig. Kaya naman, di mo ito agad makikita. Ang talagang makikita mo lang dito ay ang mismong tsunami na. Ngayon, huminga ka ng malalim at dadalhin kita sa pinakasentro ng lindol. Ito ang lithospheric plate ng Earth crust. Ito'y aalog ng sobrang lakas. At pag ito'y umalog ng malakas, ay talagang magkakaroon ng tsunami hindi kayang pigilan. Dahil sa nangyaring pagyanig, ang sahig ng dagat ay aangat. At ang isa naman ay babagsak. Dahil dito, aalog ng patayo ang dagat, magpapakawala ito ng sunod-sunod na alon. At kung meron mang barkong nakalutang sa ibabaw ng sentro ng lindol, ay ligtas. Pero bakit kaya? Ito'y dahil ang taas lang ng wave sa pagitan ng pinakasentro ay wala pang tubig. Pero sa pinakailalim ng dagat, ay nagkakaroon na ng napakalakas na pag-alog. Ang tsunami ay may bilis na 400 to 880 km per hour. At kung minsan na itala, umabot pa ang bilis nito ng 1,000 km per hour. At bago ang tsunami, madalas umuuro ang tubig. Pero bakit kaya? Simplihan lang natin. Lumalabas ang tubig dahil may papasok na mas malakas na tubig. Sa makatuwid, kung may lalabas, may papasok. Ngayon, kung mismo kung wala kang ideya kung bakit ito nangyari, ay malamang sa malamang, matutuwa ka at pupulutin mo ang mga corals at mga isda na nasa seabed. At pag ginawa mo ito, ay katapusan mo na. Dahil ang kasunod na nito ay higanting alon. Samantala, ang unang-unang mga waves na darating, nabagal muna. Pero ang mga susunod nito ay mas tataas na ng tataas. At ito ay dahil sa may congestion o sa pagsikip. Kung gano'ng kalalim ang dagat, ay ganun din kataas ang tuktok ng tsunami. Ngayon alam mo na, bilang mga palatandaan na mayroong paparating na tsunami, ay mainam na balaan mo ang iba para maging aware din sila. At ito ang ginawa ni Kylie Smith, isang schoolgirl sa Indian Ocean noong 2004. Isang coincidence na pag-aralan niya sa kanyang geography class na kapag umuro ang tubig ay magkakaroon ng tsunami. Yan naman dahil dito agad nang sinabihan ng mga magulang niya at mga tao sa paligid niya na mayroong paparating na malakas na tsunami. Sa kabuti ang palad sa ginawa niya ay 100 na katao ang natulungan niya. Sa kabilang banda, sa ganitong pagkakataon dapat mabilis kang kumilos pag nakita mo agad ang tsunami. Dahil kilometer per hour pa rin ang bilis nito kahit sa lupa na ang tsunami. Ngayon, pag nakita mo na agad sa malayo ang tsunami, ay meron ka na lang maximum 20 minutes para mailigtas mo ang iyong sarili. Umakyat ka sa mga gusali o di naman kaya sa mataas at matibay ng mga puno. Huwag kang pupunta sa mga sasakyan dahil wala kang ligtas dito. At kung di ka na nakatakas, nasa tubig ka na, ay lupa rin mo kung mabigat mong mga sagot. At dito, tatamaan ka ng mga debris ng mga bahay, puno at iba pa. At sa ganitong senaryo, mahihirapan ka ng makaligtas. Ang isa pa sa pinakamahalaga, huwag kang pupunta sa danger zone kung sakaling bumalik na ang tubig sa dagat. At ito nga, ginawa ng mga residente sa Severo, habang may tsunami sa kanila noong 1952. At ang resulta ng kanilang ginawa ay mga nakaligtas na tao sa first wave ay ginawian din ng buhay. Dahil dumating pa ang second wave na wala pang kalahating oras. May taas itong 18 meters. Oo, maglagi tayong papakampante dahil hindi lahat ng una ay ang pinakamataas. Dahil minsan ang pangalawa o pangatlo managiging mas mataas sa huli. Madalas darating ang second wave 2 to 3 hours. Hindi na ito may hirapan pa dahil nga tinanggal na ng first wave ang lahat ng mga nakaharap. Oo, yung first wave ang tigaalis ng mga sagabal. Kaya ng mga kotse, puno at mga bahay. At ang second wave naman ay ang siyang sisira sa mga gusali at iba pang mga kumpretong naiwan. At ito nga, eksaktong nangyari sa ilang lugar. Nangyari ang pagyanig ng 4 a.m. Nang sumapit na, buwang BYY, ay nakampante na ang mga tao na wala nang darating pa. At take note, hindi lang behavior ng tubig ang binabantayan kapag may tsunami. Mas maganda, o mas accurate, makikinig tayo sa mga tsunami warning centers kung meron man. Ngayon, may iba naman tayo. Ano ba ang pinakamataas na tsunami na itala sa kasaysayan? Ang pinakamataas ay nangyari sa Alaska. Dahil ito sa 19 million tons na mga bato at mga yelong nahulog sa tubig mula sa bundok. At dahil sa paghampas ng mga bato, ay ang tubig ay tumaas ng halos 1,720 feet. At ang mga waves na nabuo nito ay bumura sa lahat ng nakapaligid dito. Ito'y pumunit ng mga puno at tinapon nito ang isang barko sa layong 10 km mula sa pinakasentro ng alon. At dagdag pa, ang tsunami na rin na ito ay ang sinasabing naging dahilan ng eruption ng Indonesian volcano na Krakatoa noong 19th century. Ang pag-erupt nito ay nagdulot ng pagkasawi ng napakaraming mga tao. Ngayon pa man, ilang nature nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami. Dahil minsan, galagawan din ito ng mga tao. Halimbawa, pagpasabog ng underwater atomic bomb, ito'y nangyari noong late 20th century. Ang pagsabog nito sa ilalim, nagresulta ng waves na may taas na 29 meters. Mabuti ang palad naman, walang nasawing mga tao dito. Dahil nung tumaas ng 300 meter ang taas nito, hindi na ito nagpatuloy pa. Sa mga banda, isa din ang asteroid sa mga dahilan ng tsunami. Halimbawa, ayon sa ilang
Luzon, ang Chicxulub asteroids, may diameter na 11.81 kilometer, ay tumama sa mundo at ito ang naging dahilan ng pagkawala ng mga dinosaur. Dahil dito hindi naarawan ang mundo dahil sa mga alikabok bumalot sa atmosphere. At ito nga rin naging dahilan kung bakit na-trigger ang tsunami at nagpakawala ito ng 14 meters o 1.5 kilometer na taas ng tsunami. At ang alon na ito ay ang siyang pumura sa buong kalupaan. Ngayon, isa pa sa pinakamapanganib ay nabanggit na kanina, ang Sumatra tsunami noong 2004. Dinamay nito ang 14 na bansa at ang nasawi dito ay 200,000 na mga tao. Ngayon, kung meron kang balak maligo sa mga beach, ay huwag kang mag-alala. Dahil ang pinaka-main danger lang naman sa dagat ay ang Pacific Ocean. Ito ang lugar na tinatawag na The Ring of Fire. Ikaw, anong komento mo sa video na ito? Comment down below. Yan ang ating alamin. Ito si Loret Piani, isang sikat na cosmochemist sa bansang France. Ang cosmochemist ay isang taong nag-aaral patungkol sa mga chemical composition ng mga bagay sa kalawakan, gaya na lang ng mga asteroids, kometa, meteorites at marami pang iba. Sinabi ni Piani na walang dudang galing sa kalawakan ang lahat ng tubig na mayroon tayo dito sa Earth. Kumbaga, wala talagang sariling tubig ang Earth kung hindi dahil sa mga kometang tumama sa atin bilyong taon na ang nakakalipas. Ayon sa isang sikat na teorya, nabuo ang universe dahil sa isang malaking pagsabog. Ito yung tinatawag na Big Bang. Sinabi sa teoryang ito na bago pa man mangyari ang napakalaking pagsabog na ito, ay mayroon na talagang napakalaking espasyo. Ito yung tinatawag nating kalawakan. Sinabi dito na dalawang napakalaking planeta ang nagbanggaan at lumikha ng napakalaking pagsabog. Sa pagsabog na ito, ay nagtalsikan ng maliliit na bahagi at kumalat sa iba't ibang parte ng kalawakan na siya namang bumuo sa napakaraming planeta, hindi lang sa loob ng ating solar system, pati na rin mismo sa lawak ng ating universe. At hindi natin isasara ang ating isipan na tumutugma ito sa kung ano ba ang nakasaad sa Biblia. Disclaimer muna tayo. Kung ikaw ay naniniwala sa siyensya pero hindi naniniwala sa Diyos, ay dito pa lang ihinto mo na ang panonood. Okay lang rin sa akin kahit mag-iwan ka ng dislike. Pero kung ikaw ay open-minded at handang gumastos sa networking, kung bukas ang iyong isipan na handang paniwalaan ang siyensya kasama ang lumikha nito, ay tara, tuloy tayo sa video. Okay. Ayon sa pag-aaral, ay matapos ang napakalakas na pagsabog ay nabuo ang mga solid parts ng mga planeta. Ibig sabihin, hindi talaga normal sa isang planeta ang may tubig agad sa oras na mabuo ito. Nangangailangan pa ng ilang proseso para maging perpekto ito at matirhan ng mga tao. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga tubig na nandito sa Earth ay galing lamang sa mga foreign astronomical objects o yung mga bagay na matatagpuan sa labas ng ating planeta, gaya ng mga bulalakaw, kometa, o mga meteorites. Sinabi rin nila na parang tila may nagkontrol o may naglagay nito sa atin sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon sa pag-aaral, ay sinabi nila ang mga katagang ito, "This is very unlikely, but it happened." Nabanggit nila na napaka-imposible nitong mangyari at napakalaki ng tsansa na hindi na ito maulit pa. Pero paano kung hindi tumama ang kometang ito na may dalang tubig? Eh di mas dry ka pang tignan ngayon. Napaka-dry ng Earth ngayon at napaka-imposible may nabubuhay dito sa ating planeta. Kung daraanan natin saglit ang Biblia, ay sinabi rito na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Walang anyo o walang laman. Walang duda na ito ang kalawakan o espasyo na sinasabi ng mga siyentipiko. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng pagsabog at ng liwanag. Sa unang araw pa lamang ay nabuo na ang kalawakan at nagkaroon ng liwanag. Kung itutuloy natin, sa ikalawang araw naman ay naglagay ang Diyos ng tubig sa karagatan at kalangitan. Tumutugma naman ito sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Sinabi nila sa pag-aaral na dalawang klase ng tubig ang paunang napadpad sa Earth. Matapos tumama sa atin ang kometang ito, ay natunaw ang frozen water at naging tubig na matatagpuan sa ating karagatan. Ang iba naman ay nag-evaporate at napunta sa ating atmosphere. Ang gusto ko lamang sabihin dito ay nasa Biblia na pala ang lahat ng impormasyon na ito, pero ginagawa lang komplikado ng siyensya. Sa bandang huli ay iisa lang pala ang sinasabi nila. Ngayon naman ay hayaan yung ipaliwanag ko sa inyo ang proseso kung paano nanggaling sa kalawakan ang ganito karaming tubig. Parang napaka-imposible, di ba? Noong una ay hindi rin ako makapaniwala, pero sa aking pagre-research ay legit nga. Well, sisimplihan lang natin. Mayroong tinatawag na carbonaceous chondrites. Ito ay meteorite o maliit na bulalakaw na galing sa malayong bahagi ng ating solar system. Ito ay may laman na frozen water. Hindi lang basta frozen water, kung hindi carbonated o pressurized. Ibig sabihin, napakasiksik nito. Kung matutunaw ito, ay halos doble o triple ang kaya niyang ma-produce. Kaya naman ganoon na lang kadali para sa meteorite na ito, ang magdala ng 70% na water na meron tayo ngayon. Kumbaga, ang isang maliit na carbonaceous chondrite ay nagtataglay ng napakaraming tubig. Ayon sa pag-aaral, ang komposisyon ng ganitong klase ng meteorite ay parehas sa iilang mga bato na natagpuan dito sa Earth at pareho din sa asteroid na nasa kalawakan. Nangangahulugan lamang na ang mga batong ito na nakakalat sa Earth ay galing sa outer space. Dagdag pa sa pag-aaral na ito, ay sinabing malabong iisang meteorite lamang ang nagdala ng tubig sa atin kung hindi grupo at tinatawag itong enstatite chondrites. Ito ay daan-daang meteorites na sama-samang tumama dito sa Earth. Ang mga ito ay galing lamang sa loob lang mismo ng ating solar system. Dahil lumalabas na parehas ito ng chemical compound na matatagpuan lamang sa loob ng ating solar system, ilang bilyong taon na ang nakakalipas. Noong una ay hindi makapaniwala ang mga siyentipiko sa pag-aaral na ito, pero nang suriin ay lumalabas na mayroon itong siksik na hydrogen compound na kapag naarawan ay siya namang natutunaw na nagiging tubig at water vapor sa ating atmosphere. Ito naman ang eksaktong kataga ni Loret Piani. Tatagalugin ko na lang para madaling maintindihan. Okay. Sinabi dito na lumalabas na parehas ang hydrogen isotopes ng mga kometang tumama sa Earth at ng hydrogen isotopes na nasa ating tubig.
Ibig sabihin, iisa lamang ang komposisyon ng ating tubig at ng hydrogen isotopes na mula sa kalawakan. Pinapayang 95% ng tubig na meron tayo ay galing sa labas ng mundo. Ang 5% naman ay water vapor o mga singaw na mula sa aktibong paggalaw ng lupa mula sa loob ng ating planeta. Ang 5% ng tubig na ito ay napakalabong pagmula ng buhay. Ang isa pang nagpapatibay sa pag-aaral na ito ay ang nitrogen isotopes na taglay ng mga kometang tumama sa atin. Tumutugma ito sa nitrogen isotopes na meron tayo ngayon sa ating atmosphere. Kumbaga, kung aktwal mong tutunawin ang frozen water na nasa kometang ito, ay magkakaroon ito ng water vapor na didiretso naman sa ating atmosphere at iisa lamang ang komposisyon nila. Ang nitrogen isotopes na ito kapag nagsama-sama ay kumakapal ng gusto at talaga namang nakakatulong sa ating atmosphere upang maprotektahan tayo sa anumang panganib na dala ng UV rays mula sa sinig ng araw. Nangangahulugan lamang na kung hindi tumama sa atin ang mga kometang ito, ay baka wala tayong makapal na atmosphere ngayon at wala rin nabubuhay sa Earth. Tulad nga ng nasabi sa Biblia kanina, ay nabanggit na hindi lang tubig sa karagatan ang ibibigay sa atin, kung hindi pati na rin tubig sa kalangitan. Napaka-perfecto talaga ng Earth para sa atin. Hashtag, Earth lang, sapat na. Sa kasalukuyan ay wala pang masigit pa na pag-aaral patungkol dito, pero sa kabilang banda, maba nabubuo ang buhawi o tornado. Sa katunayan ay magkakaiba ang kondisyon para mabuo ang isang buhawi. Ilang dekada na rin pinag-aaralan ng mga meteorologists kung paano talaga ito nabubuo. Upang mas maunawaan natin kung paano ito nag-uumpisa, kailangang maunawaan natin ang pinagmumulan ng matinding buhawi. Ito ay nagmumula sa isang thunderstorm. Pero, hindi ordinaryong thunderstorm lang. Ito ang tinatawag na supercell thunderstorm. Ang supercell thunderstorm ay di kagaya ng ordinaryong thunderstorm sapagkat mayroon itong pinaka-importanting sangkap para mabuo ang isang buhawi. Ito ang tilaan yung haligi ng hangin at ulap na umiikot sa bandang gitna na tinatawag na vortex. Habang palaki ng palaki ang supercell, ang vortex na nasa gitna ito ay mag-uumpisang tumagilid. At hahatakin ito paitaas ang mainit at moist air na nasa bandang ibaba. Ang malakas na puwersa ng hangin na umakyat paitaas ay ang tinatawag na updraft. Habang ang malamig at tuyong hangin naman na nasa itaas ay ibabagsak ito paibaba sa lupa. Ito naman ang tinatawag na downdraft. Dahil sa pag-angat ng mainit na hangin mula sa ibaba, ang vortex ay tila mamamaga at patuloy itong lalaki at kasama na ang water vapor. At mabinistula na itong imbudo ng hangin at ulap na umiikot at ang tawag naman dito ay mesocyclone. Ito ang senyales na unti-unti nang nabubuo ang buhawi. Ang puwersa ng malamig na hangin na bumaba o downdraft at puwersa ng hangin at ulap mula sa umiikot na malaking budong anyo ay magkukontrahan. Kung kaya naman ay mapapuwersa ito at magiging maliit ang bandang dulo. Subalit, mas lalong bibilis naman ang pag-iikot nito. Dahil sa puwersa at pressure ng malamig na hangin na bumababa mula sa itaas, ang maliit na dulo ng umiikot na hangin ay mas lalo pang bibilis sa pag-iikot at mapapuwersa itong umabot at sumayad sa lupa. At ito ang magdudulot ng matinding pinsala sa ari-arian at maging sa buhay ng mga tao at hayop. Kapag sumayad na ang dulong bahagi nito sa lupa, ang tawag dito ay tornado o buhawi. Ang lakas ng hangin ng pinakamalakas na buhawi ay pwedeng umabot hanggang 480 km per hour at kayang tumagal na mahigit isang oras. Napakalakas nito at kaya nitong wasakin at itilapon ang anumang madaanan nito. Kung ihahambing, ang pinakamalakas na hangin na dala ng isang pinakamalakas na bagyo tulad ng Yolanda ay malakas lamang na naabot sa mahigit 300 km per hour. Bagaman magkaiba ang bagyo at buhawi at mas maliit ang sukat ng buhawi, ay mas malakas naman ang hangin na dala nito. Kung kaya naman ay napakadelikado kapag tinaanan ka nito. Kusa namang nawawala ang buhawi kapag nag-stable na ang panahon o kaya naman ay natuyo na ang moisture sa hangin. Mapalad pa rin tayo sa thank you.
Is it